Sports Program, a 2012 CMMA finalist for Best Radio Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mausapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring isyu ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan. Para sa malusog at produktibong mamamayan, narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mga kasama, alam nyo ba na ang mga taong matagal na kaupo ng mahigit sa 4 na oras ay mas mataas ang risk na magkaroon po ng mga chronic diseases tulad ng diabetes, cancer at sakit sa puso? Ang mga nakaupo ng 6 na oras o higit pa ay mas malaki ang tsansang makadiabetes. Pakinggan ang mga masustansyang talakayan tungkol dito sa kabuuan ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Ako po si Rod Marcelino. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon. Mga kasama, 11 days to go at nako, Pasko na. Ngayon pa nga lang ay nararamdaman ko na unti-unting pagsikip ng aking mga damit. Dahil sa dami ng kinakain sa sunod-sunod na imbitasyon sa mga handaan, party rito, party roon, paminsan ma'am, nako. Hindi ko na sinasagot yung tawag dahil imbitasyon na naman yun. Kaya naman napakaangkob ng piniling topic ngayong hapon, mga kasama ng ating ninang sa nutrisyon at sa mabuting kalusugan, ang Executive Director ng National Nutrition Council, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon po, Ninang Bernie. Magandang panay hapon, na yung sir. Tawag ko, ma'am, ng Nina, no? Since December 1. Magandang hapon sa iyo, Rod. At pati na rin sa ating mga mahal na listener, magandang hapon po sa inyong lahat. Yun din po ating mga followers sa Twitter at fans sa Facebook. At speaking of today's topic, Rod, narinig mo more than, sabi mo nga, 4 hours? No? Opo. Na nakaupo? 4 na oras. Oo. Kaya, yung mga racket mo dito sa XL, dapat meron ng gap. Hindi, may gap. 1 hour ngayon, 30 minutes later. Oo nga. Huwag dire-diretso 4 na oras. O minsan, umaabot sa 6 na oras. Oo, diba? O, makinig ang mga bossing ng XL. Huwag niyong ilagay at risk ang inyong mga resources. Anyway, speaking of today's topic, dahil nga this is the time of year na punong-puno tayo ng kainan, imbitasyon, party. Masarap kumain pero dapat huwag tayong magpabaya, ha? Baka lumabis ang ating timbang, lalapit tayo dun sa sakit. At syempre, Ma'am Bernie, dahil busy nga lahat sa holidays, nakakalimutan na rin ang ehersisyo, yung pag-e-exercise. Pati pala, tama, sobrang matagal na pag-upo ay delikado din pala. Naku, Ma'am Bernie, ano kaya nga mangyayari kung hindi tayo gagalaw-galaw? Diba nga, sabi ng DOH, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ayun. How can you be more direct than that? Pag may time. Hindi lang pag may time, dapat gawan ng time. Maghanap ng oras talaga. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Kasi marami lang ang mga evidences to show na yung lack of exercise or lack of physical activity talagang nakalink na siya dun sa mga nabanggit mo kanina na mga sakit. Anyway, para siguro mas malaman pa natin yung masamang epekto ng kakulangan ng physical activity sa kalusugan, magbibigay ng expert advice sa atin ay ating guest resource person, walang iba kundi siya po ay taga College of Human Kinetics sa University of the Philippines, Diliman. Siya po ay si Professor Mark Christopher V. Caron. Good afternoon, Professor Caron, and welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Okay, good afternoon din, Ma'am Bernie, and then good afternoon, Rod. Okay. Rod, opo, ayun. Nagmamaniobra pa po si Rod. Anyway, diretso tayo sa talakayan, Ma'am. Sabi nga ni Rod, importante yung topic natin ngayon na hindi makalimutan. At this time, lalo na
of the year. Tama, kailangan po ng exercise dahil para pagpasok ng 2014 malusog ang ating katawan at wala ho tayong sakit. Oo, Prof, bakit nga ba kailangan ang physical activity para sa kalusugan? Kung titignan mo kasi siya, marami siyang dinudulot na mabuti para sa ating kalusugan. Unang-una, ang physical activity, kinokontrol niya yung timbang natin. Kung pinoproblema natin yung timbang. Mm-hmm. Pangalawa, bumababa yung pagkakaroon natin ng chance na magkaroon ng mga lifestyle-related diseases. Kaya nang sabi natin, kapag ito lang lagi yung nagawa mo, nakaupo ka lang lagi, mataas yung chance mong magkaroon ng mga diabetes, cardiovascular diseases, etc. etc. Okay? And then, pangalawa, tumitibay yung ating mga buto, tumitibay, lumalakas yung ating mga kalamnan. Okay, nag-i-improve din yung ating mood sa mental health, which is napaka-importanting part ngayon ng buhay natin dahil lagi tayong stress. So, nakakatulong siyang mag-improve ng mood natin. And then, panghuli is tumataas yung chance nating mabuhay at tumahaba yung kapasidad natin para gumawa pa ng mga bagay-bagay habang tayo ay tumatanda. Ayun. Ang dami naman palang benefits. Ang dami benefits. Pero mukhang mahirap daw. Ay, Prof. Mahirap ba? Ano ba yung pagkakaiba ng physical activity sa exercise? Kasi tayo, pinalaki tayo na, oh, mag-exercise ka, di ba, sa school? Bago ngayon, mag-flag physical ceremony or after flag ceremony. Pati nga yung paglinis ng schoolyard, di ba, sa mga probinsya. ginagawang parte ng exercise. Pero yun, exercise yun, professor noon. Pero ngayon ba, may pag ang na-encounter natin na physical activity. Yung physical activity kasi, siya yung parang pinaka-umbrella ng lahat ng ginagawa natin. So under, sa ilalim nito, nasa ilalim lang yung exercise. Ang exercise kasi ay isang parang planadong pag-activity or kunwari example ay pagpunta niyo sa gym, pagtakbo niyo sa treadmill, pagsama niyo sa mga group class under exercise 'yon. Ngayon, yung physical activity ay mas malaking term. So under diyan lahat yung ating mga ginagawa, gawaing bahay ay under ng physical activity. Ang ating transportasyon, ang ibig sabihin paglalakad, kung saan-saan, pag-akyat ng hagdanan ay under din ng physical activity. At kung ano pang mga bagay na kinakailangan natin gumalaw ay nasa ilalim din ng klasifikasyon ng physical activity. So, ang ibig niyo sabihin, Prof, pag sinabing physical activity na advice halimbawa ng kagaya ngayon Department of Health para daw sa promotion ng healthy lifestyle, dapat meron kang regular physical activity. Kasama na dun yung sinabi mong mga gawaing bahay. Oo, lahat-lahat na yun. Oo. So, hindi kailangan pumunta sa gym. Okay. Or magsunod sa strict regimen ng exercise. Anong mga pamantayan ba or guidelines na meron sa physical activity? Ang kailangan lang naman nating malaman when pag ginagawa natin itong mga physical activities is yung kung gaano katindi yung effort na binibigay natin. Okay? So, ngayon, it's intense, we call it intensity. Na habang mas mataas yung intensity ng activity na ginagawa natin, mas mataas yung benefits na nakukuha natin. At yung volume also. Okay? So, hindi na ngayon siya masyadong kung pinagpapawisan ka o hindi. Basta nakukuha natin yung intensity. Kumbaga, kung gagawa ka ng gawaing bahay, kunwari, sabi mo kanina, Rod, magbubunot ka, gawin mo medyo intense para mas mataas yung benefit mo. Ayun. Okay, so, ano ba, Prof, ang ibig sabihin ng intensity sa Pilipino, halimbawa? When you say, kasi mga kaibigan, nabanggit po kanina bago mag-broadcast ni Rod na bumili daw siya ng bunot dito sa baba, sa palengke, para magbunot siya every day. Every morning, bago every pumasok, morning. Ma'am. Yan ang ginagawa ko. Then, Professor, advise you na dagdagan mo yung intensity. Paano ba po, sir? Yung intensity ay yung kung gaano kataas, yung gaano katindi, yung effort na ibibigay mo sa sakit. Yung force. Okay, yung energy. So, ngayon, kung paano madedetermine yan, ay ginagamit namin, ang pinaka-basic, ang pinakamadali ay pagsukat ng iyong tibok ng puso. Okay. So, doon mo malalaman kung gano'ng ka-intense yung kasi yung ginagawa. Kasi yung iba, Ma'am hinabol nila yung pawis. Wala na yun. Hindi, sabi hindi na. Hindi daw yung measure ng intensity ng effort mo. Kasi merong mga taong pawisin. May mga taong pawisin. Nagsasalita pa lang, kagaya ko, pinapawisan na ako. Pinapawisan na, ma'am. Paano kung nasa aircon ka? So,
Ibig sabihin ba wala kang nagawang matino o walang effort, walang intensity yung nagawa mo. So prof, pagka ano yun, paano yung tibok ng puso? Anong meron silang ginagamit, meron pa rin tayong ginagamit na ito is although med madali lang siyang gamitin. Yung tinatawag namin na 220 minus your age. So, mayroong value na 220, babawas mo yung edad mo for para mas madali. Kung nangyari, 20 years old ka. So, 220 minus your age will be 200. So, 200 yung 100% na effort. So, pumalo sa 200 yung iyong heartbeat, yun na yun. 100%. Pero, pero minsan sumusobra pa tayo dun. Pero kung ang mas magiging maganda dyan ay kunwari, may in-advise sa atin na gawin nating moderate intensity yung activity natin, sabihin natin mga 60-70% yan. So, dapat pagkatapos mong mag-activity, ang tibok ng puso mo dapat ay papalo sa mga 120 to 140 kung eksakang 20 anyos sa tao. So, ganun yung magiging measure natin. Crude measure siya. So, ano pa, maliban sa intensity, ano pa ang ating pamantayan or panuntunan sa physical activity? Yung isa pa ay volume. Kasi volume. May sinasabi sila ngayon na, mamaya babanggitin natin yung mga specific, may mga minimum na volume na kailangan tayong magawa para at least ma-maintain yung ating kalusugan. Pero kung gusto pa natin na mas gumanda yung ating pangangatawan, dadagdagan pa natin yon. Mayroon pang mas mataas na value. Pero ang sinasabi ko lagi is, ang physical activity, okay lang na gawin mo ng gawin. Okay? Mas marami kang ginagawa, more benefits yung makukuha mo. Ano pa po? Meron lang tayong intensity, volume, meron ba yung frequency? Yung frequency, pwede rin siyang goes, kasama na rin siya nung volume. Pwede mo kasi siyang gawin ng 3 times a week, pero mag-a-adjust ka sa oras, or pwede mo siyang gawing everyday, i-adjust mo naman yung oras mo. Alright. Yung nutrition, Rod, yung physical activity sa nutrition, meron bang relasyon yun? Dog. Oo. May ano ba? Yung mga kinakain. Yung kung sa nutrition naman na parte, malaki yung importansya ng nutrition sa ating physical activity. Kasi lagi tayong pupunta sa physical activity pero hindi natin naisip na mas malaki yung parte sa aking pananaw, yung nutrition. At habang tumatanda tayo, mas lumalaki yung participasyon ng nutrition kaysa sa physical activity. Okay, so ngayon kailangan natin ng ang kalidad na pagkain unang-una para i-fuel o para makapag-activity tayo ng matino. Hindi naman pwedeng ang kinakain natin ay puro fast food tapos makakatakbo ka ng ganito or makakapag-exercise ka ng ganito. Hindi rin maganda yun. So, tamang nutrition pa rin. Ganun, prutas, gulay, isda, tarne. Walang masyadong processed food. Walang masyadong processed food. Tsaka maalat. Walang maalat. Yung halos, ganun pa rin. Yung tamang nutrition pa rin. Yung pa rin sinasabi natin, Rod, tuwing meron tayong programa. Iwasan yung mga ma-foods. Oo, ma-foods. Maalat. Matatamis. Oo, matatamis. Ayan. Hindi ka, may ano ka naman, physical activity, tapos puro din natin kinakain. Kaya pala maraming na-frustrate. Maraming na-frustrate kasi yung malaking katawan o mabigat na timbang, ang nakikita lang isang parte, yun lang physical activity. Pero hindi daw sila nagbabago, ang dami-dami lang niyang ginawa. Marami siyang ginastos sa gym, pero hindi naman kasi binabago yung lifestyle, yung pagkain. Yung pagkain. Proper nutrition pa rin talaga. Yun pa rin ang importante. Alright, ma'am, silipin muna natin ang ating text question of the day dahil isa rin ito sa inaabangan ng ating mga suki. Okay, madali lang po ang ating text question for today. Magbigay lang po ng isang guideline or panuntunan sa physical activity. Naku, napakadali. Yan. Mukhang regalo na yan ni Ninang sa atin. Sa ating mga ka-nutrisyon. Mga kasama, i-text lang po ang inyong sagot sa ganitong format. Full name, space, address, space, sagot po. At isend po yan sa 0919-884-0659. Again, it's 0919-884-0659. Anim po ang ating mananalong text winners. Kaya text na ang inyong mga sagot.
Magbabalik ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Ano ang kailangan mong gawin para tumibay ang buto at ngipin? Uminom ka ng gatas at kumain ng mga produkto nito, pati maliliit na isda at shellfish. At syempre, gatas ng ina para kay baby. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Only rice? Kumain ka ng kaya mong ubusin upang sa pinggan ay walang matirang kanin. Magsasayang ka ng sapat at sa tamang paraan upang tutong at tirang kanin ay maiwasan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Papatuloy po ang Radyo mo sa nutrisyon at ang ating topic today ay gawaing physical at nutrisyon. At ang ating guest expert ngayong hapon ay walang iba kundi ang ating pong professor, lecturer 2 ng College of Human Kinetics dito po sa University of the Philippines, Diliman, si Professor Mark Christopher Caron. At mga kasama, don't forget, pwede ninyong pakinggan muli at mapanood pa ang ating episode ngayon at yung mga nakaraan, ma'am, no? Correct. Punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrition Channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrition. One word lang po, mga kasama, yung Radyo Mo sa Nutrition. At pwede nyo rin kami maging friend at fan. Punta lang po kayo sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrition. One word din po yon. At i-like niyo po ang Radyo Mo sa Nutrition page. Follow niyo rin po kami sa Twitter. twitter.com/Radyo Nutrition naman. Radyo Nutrition. One word din. Ma'am, maraming salamat sa mga nag-like. More than 1,000. Marami na. Nang nagbabasa. Nagbabasa at nagla-like din sa ating mga post. Kasi very interesting yung mga pagkatapos ng ating discussion. Ang dami pa kasing pinupost si Mr. Danny dun sa ating mga sa Facebook account, halimbawa. And then nakikita ko ang dami nagbabasa pero hindi lahat pumupunta dun sa like page. Dun sa like page. Sa page natin. Kumbaga binabasa lang nila yung mga nakalagay sa... So siguro dun sa mga nagbabasa po ng mga posting namin sa Facebook, punta naman po kayo dun sa like icon. Pakipress naman po yung like. At malay nyo, baka magbigay ng regalo si Rod. At yung YouTube channel natin, dahil doon nila mapapakinggan lahat. Marami pa silang impormasyon na makukuha doon sa mga past episodes natin. Ang dami. Natutuwa nga iba natin mga nagiging guest resource person. Pag nagpunta sila doon, nakikita nila, ay naku, ang dami. Pati ako, marami ako natututunan, sabi niya. Okay. So, tuloy na po tayo sa ating diskusyon sa physical activity at nutrition. So, Doc, ay Professor, kanina nabanggit mo na gawaing bahay. Oo, ay isa pa lang physical activity. Kasi maraming hindi nakakaalam yun Ang impression talaga nila para sabihin na ikaw ay nag-exercise. At kailangan kang pumunta ng gym. So, pabigyan nga natin ng ideya ang ating mga nakikinig at nanonood. Ano ba yung mga physical activity na house-based or home-based, gawaing bahay? Katulad ng pagwawalis, pagbubunot, paglalaba, lalong-lalo na ang paglalaba, isang uri ng physical activity na gagawin niya na sobrang taas ng kanyang energy expenditure. Lalo na kung isang linggo na yung tambak ng labahe, no? At hindi na washing machine. Mga ilang calories yun? Siguro, papalo yung mga 250 to 300 calories. Meron tayong kaibigan sa kabilang istasyon, di ba? Presidente ng UHAW. Every Friday, yun ang trabaho niya. Magbababa daw muna ng mga damit. Para pinagpasan. Ngayon, naglalaba. Naglalaba. Gawin ko palang sideline yan, Prof. Sa mga kapital. Kukuha ko ng laba. Tapos tumataas pa yan habang kwan, dumibigat. Iba-iba kasi. Pag iba yung timbang mo, ito yung calories na nasusunog mo. Tapos kunari pwede ka pang isa pang klase ng physical activity ay kunari may garden kayo sa likod, pag-garden, paghugas ng sasakyan. Okay. Yung isa kong kasama sa trabaho, sabi niya paano siya makakapag
physical activity. Ito lang, sa sekundo lang, sabi ko, hugasan mo yung sasakyan mo, tapos gawin mo intense. Huwag ng car wash. Huwag na siya magpa-car wash. Linisin mo yung kotse mo isa. Lalo na pagka nire-reach mong ganun yung bubong. Bubong mismo. Naka-extend yung mga kamay at shoulders mo, di ba? Ang sakit nun. Pagkatapos. Aakit ka pa sa umuso ng sasakyan. Ayun pong ano, sir, pagpapalansya kasi pagpapalansya pagpapalansya hindi siya masyado kasi nakatayo diba, lang nakatayo lang siya pag konti lang yung space na ino pagluluto pagluluto kasama na rin yun pero konti lang yung mga konti lang yung si Sir Tani mahilig magluto kita mo naman ano evidence kadalasan ang masasabi natin is kung kasama yung buong katawan sa paggalaw, siya yung mas mataas, yung mas na gagamit nating enerhiya or kung calories. Maramihan siguro yung niluluto. Linis talaga ng bahay. Linis talaga ng bahay. Kasi lahat yan eh, di ba? Okay, ayos, mag-ayos ka ng kwarto, ganun, mag-ayos ka ng bahay yan. Ano, palitan mo yung ano mo, mga bedsheet, yung ano, dekorasyon mo, yung i-move mo yung mga furniture. Sofa, yung araw-araw ibang mo. Tuwing papasok ka, ibahin mo naman ang location kung saan si sofa, saan si TV. Yung mga frames sa dingding. Oo, ganun pala yun. Marami sigurong matutuwa na ano, kasi akala nila they have to spend money. Oo. Tapos isa pang guideline will be, yung sinasabi nila, paano mo mamimaintain o paano mo mapapanatili lang yung kalusugan, gano'ng kakatagal mag-physical activity. Sabi, ang sabi ng WHO para sa atin is 150 minutes a week. 150 minutes a week. So, pwede mo siyang hatiin into tatlong beses ang linggo o five times a week kang mag-physical activity. Okay. Or kahit kung talaga, I think sa ating mga Pilipino, every dapat hindi ito problema eh. Kasi lagi tayong naglalakad, gumagawa tayo ng mga gawaing bahay. So, dapat madali na itong parang i-meet na requirement. Okay? Professor, meron ba ng mga angkop o akmang physical activity depende sa age ng mga tao? Yan. Ang kadalasan lang naman ng pagbabago sa physical activity requirements ng mga sa iba't ibang age group. For example, sa bata, kailangan 60 minutes a day dapat naglalaro sila. Yun yung sinirequire. It's 60 minutes a day dapat naglalaro ang mga bata. Okay? Araw-araw. Eh, ang bata ngayon, di ba? Wala na. Tablet na. Nakaupo na lang sa bahay. TV. Tapos laging binubuhat. Oo. So, kailangan 60 minutes. Oo, 60. Pagka naman po, may buntis, sa buntis. Sa pagbuntis, wala naman pong problema. Okay? Sa mga doktor ngayon na pinagpe-prescribe na sa mga buntis ay mag-physical activity pa rin. Huwag lang umupo. Huwag lang yung masyadong mataas na effort or exertion para hindi manganak ng maaga. Okay? And then, para sa matanda naman, ganun pa rin physical activity, 150 minutes or more, pero pinapadagdagan ngayon ng mga ng weight training. Okay, weight training ay yung pagbubuhat ng para mag-strengthen ulit yung mga buto nila. Muscles pati, no? And then, sinasama dyan yung balance training para ma-prevent yung para ma-improve yung balance nila at ma-prevent yung mga fall injuries. Which is yung isang factor kung bakit nadidebilitate yung mga matanda. Meron pala ng balance training. May balance training. Anong mga example po, sir? Katulad sa facility namin ngayon, ini-improve ng balance pagtayo na siyang paa. Paggawa ng mga bagay-bagay na hindi sa dalawang paa ginagawa or hindi sa normal na pagtayo. Minsan nakabuka ka ng konti, nakapatayo ka ng isang paa, ganun. Oo, kasi madalas nga di ba mahulog o kaya madulas. Oo, tapos kapag nahulog na sila, yun na, nandun na pababa ng pababa yung mobility nila, yung paggalaw nila. Hanggang sa hindi na sila gumagalaw. Kadalasan din, Professor, yung mga older persons nag-lulose ng muscle mass. Ng muscle mass. Kaya beneficial yung pag-weight training, lalo na habang tumatanda tayo. Para sa kailangan nila talaga. Paano naman, sir, pati pag tumatanda, di ba lumiliit din ang kanyang stature? Bumababa. Dahil yun sa napabayaan nga, hindi masyadong na-stress yung katawan na yung mga buto nila hindi ulit nagre-remodel. Ang bilis ng pagbaba ng strength nila. Tapos yung bone density nila, sinasabi. Kaya sa akin, tingin ko, sa mga matanda, dapat kailangan nilang mag-strength training. Mm-hmm. O
or kahit anong physical activity na, may i-stress yung buong katawan nila para mag-develop ulit. So, swimming, maganda swimming. Kaya ano mga example ng activity nila? Kailangan may sasabi namin, kailangan matagtag ng konti yung katawan. Ah, matagtag. Oh. Kasi doon, yung doon nare-respond. Pero hindi naman tatakbo. Ano, hindi pwedeng mag-brisk walking. Brisk walking. Pwede naman tumakbohan kung wala silang condition ng arthritis. Wala naman silang knee problem. Okay lang po yan. Mm-hmm. Wala naman pong wala masama doon. Mm-hmm. Basta kailangan lang, sabi namin, matagtag yung katawan nila. Ay. Kasi doon magre-respond yung buto. Sa kayo mga muscle. Sa, yun sa compression, yung tagtag na yun. Okay. Hmm. Ito naman, ito yung susunod na tanong, Seko. Yung kagaya ng work mo. So tingin ko, nakamato sa atin. Sa opisina lang. At yung madalas na nakaupo lamang, Dok. Anong magandang physical activity? Alam mo, gaya sa trabaho namin. Ako buong araw. Hindi ka pwedeng mag-anchor na nakatayo. Dinadala ko yung mic palabas. Hindi naman pwedeng gano'n, no? Dapat nandito lang. Yung amin naman, meeting, gano'n. Yan lagi halos ka din. For the, sa nakalipas na 3 taon sa pagkatrabaho, nakapagtrabaho rin ako sa mga wellness, sa wellness company, naging consultant din ako dyan. So, laging tanong yan, paano natin makakagawa ng physical activity sa mga, ang, for example, ang laging paglalakad lang papunta sa trabaho ay makakatulong na para sa, unang-una yan. Mm-hmm. Pangalawa, gamitin natin yung hagdanan. Huwag na mag-elevator. Kung malapit lang naman yung, kunwari, 5 floor lang naman, kaya natin yan. Okay? Mm-hmm. And then, yung palaging pagtayo at palaging pagtayo galing sa pagkakaupong posisyon. Mm-hmm. Okay? So, kunwari, may sabihin ka dun sa kabilang kwarto, tumayo ka na. Sabihin mo sa kanya personally, kaysa i-text mo or tawagan mo siya. Kasi kapag-create pa kayo ng bonding niya. Ito, wow. kami dito ginagawa kami tayo kasi may talk bag so hindi na kailangan tumayo. Well, alisin mo na to book. Yung talk bag. Yung iba yung phone nilalayo sa desk. Para at least nilalayo para at least may konting lakad. Lalong-lalo na talaga kung wala ka talagang oras sa mga yung mga physical activity na planado lang. Mm-hmm. Going to papunta sa gym, pagtakbo sa weekends, kung wala ka talaga, ito yung mga bagay, maliliit na bagay na pwede mong gawin para at least meron kang nagagawa. Sa mga call center, prof, di ba? Oo, sa mga call center. Sobrang lala din ang dyan. Paano ba natin ma-develop yung habit? Para, kasi kung minsan sa intensity rin ng attention mo dun sa trabaho na kakalimutan yung mga ganyang tips na yan. I think sa una-una kailangan nag-enjoy tayo sa ginagawa natin. Mm-hmm. Yung una-una, kasi mababa. Magagawa natin ang magagawa yung bagay na yan kapag nag-i-enjoy tayo. Okay. Kung example, kung talagang ayaw na ayaw mo maglakad, maghanap ka ng kaibigan na pwede mong isama para maglakad kayo. Okay? Mm-hmm. Yung pagtulong sa gawaing bahay, napaka-importante. Okay? Kaysa magpa-laundry shop ka, maglaba ka na lang mag-isa. Kasi tingin ko, tayo lang nahihirapan. Oo, nahihirapan lang tayo maghanap ng oras. Nahihirapan lang tayo maghanap ng oras. Ngayon, isingit na natin yung pag-physical activity dun sa mga maliliit na bagay na pwede natin gawin. Okay, pagpunta sa mall, okay lang. Okay. Pagpunta sa mall ay isang physical activity. Tagalan mo lang yung window shopping. Tatlong oras kang mag-window shopping. Di ba, pagod ka na kaagad niyan. Huwag mo sundan ng pagkain. Pagkatapos yung punta ka sa dalasang pumunta tayo sa mga kainan. Wala pa rin yan, no? Okay. So enjoy what you're doing. Para ano, kasi kung minsan talaga yan ang kalaban yung hindi mo na enjoy. Parang burden sa atin na pumunta sa gym. Malakad, burden sa atin pumunta sa ganitong group exercise. Ayaw natin kasi talaga yan. Mm-hmm. Hanapin natin yung mga activity na gustong-gusto nating gawin. Ayan. Eto, Dok, may tanong tayo. May pagkain po ba daw for special exercises? Walang pagkain na specific para sa isang exercise. Kailangan pa rin balance, tama yung calories, tama yung composition. Yun pa rin. Kasi, hindi mo pwedeng alisin yung carbohydrates, hindi mo pwedeng alisin na yung fat. Mm-hmm. Kasama yan lahat. Meron. Konti lang. Yung proportion lang naman niya. Okay. So, paano ba daw malalaman kung sobra na yung physical activity aside from pagod yung nahimatay ka na? Huwag naman. Dahil
Ay, sa tingin ko, yung physical activity, sobrang pawis. Hindi siya, hindi rin niya sobrang pawis. Kapag tingin mo, masakit yung buong kalamnan ngayon, buka, mapahinga ka bukas. So the body will tell. Lagi ko sasabi, pakinggan niyo yung katawan niyo. Kapag may masakit, pahinga ka muna. So ibig sabihin sobra na 'yon. Kung walang masakit, di magtuloy mo ulit yung ginagawa mo. Kasi ibang tao, akala nila pag tumigil sila, babalik ulit sila sa dati nilang katawan o mawawala yung mga benefits na nakuha nila for the past 1 month, ayaw nila magpahinga. Ang pangit din dyan is eventually masasaktan mo yung sarili mo. Ayun. Tapos prof, anong measure na successful ka naman sa physical activity regimen mo, ganun? Marami tayong pwedeng tignan na maging measure natin para makita na successful. Unang-una, lagi kong sinasabi is yung sukat sa katawan. Okay. Maluwag na yung pantalon mo, maluwag na yung t-shirt mo. Okay? Maluwag, dumadami, dinadagdagan mo na ng butas yung sintron mo. Okay, mas magandang tignan yun. Ang sarap naman. Kaysa sa iyo, ibang tao kasi, ang tignan nila yung kwan nila, yung timbang nila, yung number sa timbangan. Ayokong, nagiging focus kasi masyado yun eh. Ang ginagawa ng ibang tao, sinasacrifice nila yung strength nila sa pagka-crash diet. Nagka-crash diet sila. Payat ka nga, pero sobrang hina mo. So I think, yung physique mo rin, mako-complement ka naman, sabi na ang payat mo ngayon. Okay, so circumference yan ng waist yan, sizes ng damit, yan yung mga magagandang measure natin of success. Okay, yung mga hindi sakitin. Hindi ka pa magkakasakit ka agad. Hindi sipin. Okay, ang ganda. Kailangan po sa ating pangkalahatang kalusugan at well-being yung wastong nutrition at gawaing physical na parte ng healthy lifestyle. At sa pagkakasama-sama ng mga ito, nababawasan yung panganib ng pagkakasakit gaya ng non-communicable diseases, yung sakit sa puso, diabetes, hypertension, pati na rin po ng cancer. Sabi nga ni Professor, ang malusog na dieta at regular na physical activity bilang parte ng healthy lifestyle ay mahalaga sa pagpapanatili ng ating mabuting kalusugan. So at this point, maraming salamat sa ating naging guest resource person na si Professor Mark Christopher V. Caron ng College of Human Kinetics ng University of the Philippines, Diliman. Prof, baka meron pa kayong panghuling paalala sa ating mga tagapakinig. Ayun. So, sa ating mga tagapakinig, lagi naman natatandaan na since yung buhay natin ngayon ay masyadong mabilis, lahat very convenient, ito yung time na kailangan i-challenge natin yung sarili natin na gumalaw. Mag-physical activity hanggat kaya natin at ayusin natin yung nutrition natin. Para mas makaiwas tayo sa mga sakit at gumanda yung pangangatawan natin. Correct. Ayun. Maraming salamat ulit, Doc. Prof. Ayun, ginawang doktor na. dahil sounds like karamihan kasi ng ating mga bisita dito, mga doktor, ma'am. Pero malapit na siyang maging doktor. Ayun. Pero maganda. Maraming natutunan ng ating mga ka-nutrition, ma'am. Anyway, ako rin, tama pa rin ginagawa ko. Paglalakad. Hindi na siya nag-elevator. At ito, medyo mahaba-haba, prof, yung lakad ko. Dahil dati dito, isang tumbling lang ng dyan. Ngayon, kailangan ko pa magbangka. at hindi na ako sumasakay, naglalakad na lang. Alright, mga kasama, eto na po ang ating anim na nagwagi ng tig 50 pesos na cellphone load, Ma'am Bernie. Oo. Talagang ilan yung lalaki rito at ilan yung babae. Haber, karamihan lalaki, Ma'am Bernie. Interesante. Walang winner si James Jimenez from Green Breeze Subdivision, Santa Maria, Bulacan. Ang kanyang sagot, Ma'am Intensity. Di ba taga Bulacan, ay taga Comelec yun, James Jimenez? Oo nga, yung tagapagsalita. O baka kayo lang, baka naman, pwede. Congratulations, James! Yung pangalawa, ano yung tanong niya? Intensity, ma'am. Opo, ito medyo malayo-layo, ma'am. From Mindanao, General Santos City. Jan Cesar Bartolome, congratulations, intensity at volume. Jensen, okay. Jensen, masarap rito yung tuna. Pagman, Congressman Pagman. Peter Villarasa from San Miguel, Bulacan, intensity, yung sagot niya. Tama, ma'am. Okay, ang ito'y pang-apat, si Andres Soriano from Lagawe.
Ay, lagaw eh. Ifugaw. Oo, oo. Dapat may volume at intensity yung sagot niya. Oo. Si Andres kaya yan talaga, Soriano. Oo. Ang daming mga... Oo. Baka naman ano. Sir, thank you for listening. Pero congratulations. Congratulations. Pati sila sumasali na rin. Jasmine Faustino ng Coloong 1, Valenzuela City. Okay. Ang kanyang sagot, Ma'am Vernie, volume. Okay. At ang ating pang-anim naman ay si Mary V. Legaspi from San Francisco del Monte, Quezon City. Oh. Ang kanyang sagot, intensity. Yan. Congratulations sa inyong lahat. Correct lahat yung mga sagot. Maraming maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilig sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisigin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan doon sa pinagbukasan. Mula sa Good morning, Metro Manila! Magandang umaga, kasamang Joy! Magandang umaga, kasamang Buddy! Bit-bit ang...